Hello mga kapamilya, kamusta po kayo? Ayan, nandito po tayo ngayon sa Calawag, Quezon. Kung saan mga kapamilya, meron po tayong binibisitang ito, Flatland Farmland na Newgan po. Ayan, may kasama ng bahay, may kubo. Ayan, at ang good thing sa property po mga kapamilya, malapit po ito sa White Sand Beach. So ayan, tara, punta natin. Ayan mga kapamilya, dito po tayo pumasok kanina and ipapakita po natin yung dagat na pupuntahan nyo once na nandito po na po kayo sa property na po. So dito walang magbabawal sa inyong maligo dahil government property po ito. Yan sa gobyerno po, dahil tabing kalsada itong kalsada, dikit po mismo sa dagat. Ayan, so dito tayo. Ayan mga kaparmlat, init. So, tara po yung dagat mga ka-farmland. Kung gusto nyo maligo, pwede kayo dito maligo. Ayan, low tide po ngayon. Ito pong itsura dito pag low tide. Ayan, makikita nyo. Ayan, napakaganda. Pag high tide po, hanggang dito naman po ang tubig nyan. Pwede nyo maligo dito. So, ayan, kung gusto nyo mag-resort, and may resort po doon. May resort din naman po doon, sa kabila na yan. Ayan, and ayan, mga ka-farmland. Dinidevelop po yung kalsada dito. Makikita nyo. Ayan, sinisemento na. Dati puro rough road po yan. So talaga ngayon, tinututukan po ng bayan mismo ng Calawag itong kapaluhan dahil nga po ecotourism po dito at maganda po ang dagat. So dati napakasama po ng daan dito. Ngayon po ay medyo okay na mga kapamilya. Ayan lang po ang poste ng kuryente. Hello mga kapamlat, ayan, nandito po tayo ngayon mismo sa loob ng property. Kung saan makikita nyo po, meron na pong itong bahay na to na kuryente at may kubo-kubo sa harap, karang teres-teres. Pang simpleng buhay lang po. So ayan, may signal po, ayan. And may garden po dito. And flatland po ito mga kapamlat na takara ng nyug. Tapos carabao grass po ang ilalim ng nyugan. So, ang ganda po mga ka-farmlad. Kaka-harvest lang po mga ka-farmlad. Ayan, makikita nyo yung mga nyug nandyan sa baba. Ayan. Napakagandang bakasyonan po dito. Presko. At malapit po sa White Sand Beach ng Calawag, Quezon. Ano po? So, kung gusto nyo naman po mangisda, parang meron po ditong lawa-lawa sa likod. So, check po natin. Kung gusto nyo yung tilapia, dalag, hito. Ayan, pwede kayo manghuli dyan. And ayan, may masako pong kawayan kung gusto nyo maglagay ng kubo. Gaya po nito, ayan, may mga kawayan pong ginamit na materialis. So punta po tayo dyan mga kapamilya. Tingnan natin kung ano meron sa likod. Ayan. Lakad muna tayo. Ito yung kawayan. Tapos, yung likod po niya ay may tanim na mangga. May mangga po dito. Ayan, may saging. May bunga po yung saging. Ito na po yung lawa-lawa dito. Ayan. Kung gusto nyo manghuli po ng tilapia, dalag, hito. Ayan. Sa mahilig po mag-fishing, pwera ahas po. Ayan. So, yan mga kapamlat, lawa yan. Kaya kung mahilig rin po kayong mamaril, yung mambaril po ng mga mapa, ng mga ibon yan, marami po ditong mga patong gubat. Hindi ko po alam kung bawal yun. Ayan. Ayan. So malilibang po kayo dito mga kapamlat. Ayan. So kung gusto nyo naman bumili ng bangka doon kayo sa dagat, pwede rin naman doon. Ano pa? So at least mga ka-farmland, pag nandito kayo, kung gusto nyo na sariwang isda, dito lang kayo mag-hunt ng isda. Pwede kayo maminwit dyan sa mga hilig po maminwit. Yan. And ay, napakagandang retirement plan po nito. Yan. Yung negative side lang naman ng property mga ka-farmland ay hindi siya tabing kalsada. Yan. Pero ang good thing, malapit po siya sa dagat. Walking distance lang.
ikot pa tayo dito. Ito po yung lukaran niya. Ayan, lukaran. Ano pa bang meron dito ang puno? Puro unyog na po. So, maganda po dito mga ka-farmlet, mag-alaga ng mga manok. Kasi carabao grass po ang ilalim. Ayan. At least malinis po yung property. Ayan. Maganda. Hanggang doon pa yan. Balik na tayo. Ganda po mga ka-farmlet. Ayan. So yung mga ka-farmlet, so mula po dito, yan po yung sakop ng property. Ayan. Ito po yung magiging daan naman palabas po ng tabing kalsada at tabing dagat. Hanggang saan ba? Saan nag-umpisa? Asa ako pa dyan? Ah, dito pa pala. Saan ako pa dito? Okay. So, mula pala dito mga ka-farmlet. Yan, mula dito. Lalabas na tayo. Punta na tayo sa tabing dagat. Ayan. Pilitan tayo mga ka-farmlet mag-upgrade ng phone dahil yung ating ginagamit na pang vlog pasira-sira na. So, mostly na dinadaanan natin flatland po mga farmland. Kaya kahit all this na kayo, eh, pwede pa rin sa inyo yung property. Yun nga lang, may lakad po talaga. So, ayan yung mga farmland. Exercise na rin yan. Lalakas po kayo dito. Kasi halos 400 meters din yung lalakarin nyo pagbaba nyo ng sasakyan dun sa tabing kalsada. Ayan. So, press ko naman dito, mahangin po. So, ito po yung kauna-unahang property na mabibideo ng phone na to. Yan. Itong harap. So, makikita nyo yung lugar mga ka-farmlet, kahit kakatapos lang ng bagyo, hindi po siya naistaka ng tubig or binabaha. Ayan. Yung dumaan pong bagyo dito sa atin, dito sa amin, puro ulan po, walang masyadong hangin. Makikita nyo naman yung mga dinadaanan natin, hindi po putikan, hindi po baha o may tubig. Baka 3 minutes na tayo. Mga 5 siguro, 5 minutes. Lapit na tayo mga farmland. Ayan. Bali yung property po ay 1.5 hectares.
1.5 million din. Matured Clova title. Ayun. Medyo may presyo kasi, yun nga po. May bahay na, tsaka maganda yung property, tsaka malapit sa dagat. Actually mga ka-farmlet, mahal na po talaga yung property dito sa Kapaluhan dahil nga po tabing dagat, tsaka ang mahal na po ng tabing dagat dito. Bali ang 1,000 square meter ay halos 3 million na. Ayan. So sa mga buyer po natin na hindi maselan, na gusto yung malapit sa dagat at ayaw rin naman ng tabing dagat, tamang-tama po ito. Ayan, bali, summarize muna natin mga ka-farmlet para di tayo mainip. So, ayan, 1.5 hectares, matured Clova title, 1.5 million, flatland, katabi po ng lake. Ayan, yung lake, marami pong pwede kayo maghuli na tilapia, hito, yung mga freshwater na isda. Ang tanim po doon ay puno-puno ng nyog, tapos may mangga, may kawayan. Yung bahay po may kuryente, may signal po ng tawag doon. Yung TV signal, and dahil po sa Kapaluhan ay may linya po ng internet, pwede po kayo magpalinya doon. Ayan. So bali from Manila po mga more or less 6 hours drive po 'yan. From town proper siguro mahalos 1 hour po or 1 and a half depende sa service na dala nyo. From National Highway po mga 30 minutes drive kung sa motor, kung sa 4 wheels mga 40 minutes drive po siguro or 50 minutes drive na po. Dahil may mga portion pa po ng rough road, halos 70% cemented, and yung portion po ng rough road nasa 30% na lang. Ongoing po, dinidevelop dahil po mismong ang governor po ng Quezon may property po dyan sa Kapaluhan, yung mayor po ng Kalawag may property rin po dyan, and may mga artista pong may mga property po sa Kapaluhan dahil maganda po ang dagat po dyan. And ayan, natatanong ko na po yung kalsada, yung cemented road, malapit na po tayo. Nalakad. Ha? Ayun mga farmlet, dito po tayo pumasok kanina, and ipapakita po natin yung dagat na pupuntahan nyo once na nandito po na po kayo sa property na po. So dito walang magbabawal sa inyong maligo dahil government property po ito. Yan, sa gobyerno po, dahil tabing kalsada. Itong kalsada, dikit po mismo sa dagat. Ayan. So, dito tayo. Ayan mga ka-farmlet. Init. Ayan. So, ito na po yung dagat mga ka-farmlet. Kung gusto nyo maligo, pwede kayo dito maligo. Ayan. Low tide po ngayon. Ito po itsura dito pag low tide. Ayan. Makikita nyo. Yan, napakaganda. Pag high tide po, hanggang dito naman po ang tubig niyan. Pwede rin kayo maligo dito. So yan, kung gusto nyo mag-resort, eh, may resort po doon. May resort din naman po doon sa kabila na yan. Ayan. And yan, mga ka-farmlet, dinidevelop po yung kalsada dito. Makikita nyo. Yan, sinisemento na. Dati puro rough road po yan. So talaga ngayon, tinutukukan po ng bayan mismo ng Kalawag, itong Kapaluhan dahil nga po ecotourism po dito at maganda po ang dagat. So dati napakasama po ng daan dito. Ngayon po ay medyo okay na mga kaparmlet. Ayan lang po ang poste ng kuryente. Ito mga kaparmlet yung isa sa pwede nyo maging option dito. So yung mga kaparmlet, nandito po tayo ngayon sa 3 hectares na for sale. Ayugan din po yan. Ito pong property nito, so, mga 6 minutes walk din to from Barangay Road and Dagat. Sa property na flatland din. So
Ayan. Saan ko pa yung mga nyug na yun? Lawak ano? Ito mga farmlet yung 3 hectares na binibenta dito sa Barangay Kapaluhan. Ayan. Ganda rin, oh. Flatland. Ayan. May langka. Ano to? Basyad po. Ah, isa yun na to. Ito lang pala. Ganda rin ang property nyo tayo. Ibiling ko na. Joke lang, wala ko pang bili. Bali, yung isang pupuntahan po namin dito, yung 2 hectares naman na binibenta. Flatland din na nyugan. So medyo masuka lang kasi sobrang edad na po yung may-ari. So hindi naman. Nakabakod lang ano. Madre ka ka. Maganda yung property yung flatland na maraming nyugan. Kaya lang, nag-umpisa pa lang mamuha yung tataba bay. Yung mapapaba. Mga ilang taon pa, halos lahat na mamuha. Maganda po yung property. Kaya pinupuntahan na po namin ngayon. Malapit dito sa 3 hectares. Bali yung property nga po pala dito mga farmlet, mga matured Clowa title po, na buhay pa naman po yung may-ari nagbebenta. Kaya yung mga pipirma andyan pa naman. So yung mga Clowa po, mga bayad naman po yan dahil po yung sa program po ni BBM na binayaran po yung mga beneficiary ng mga Clowa title. Ganda nito pag nahawa na, no? So yan, pasilip lang ito mga farmlet. I-upload natin ito ng bukod. So ayan mga farmlet, hanggang dito na lang ang ating video. And maraming maraming salamat. 2 hectares po, mas mura-mura yan kasi doon sa 1.5 dahil wala po dyan bahay, ano pa, kaya tsaka yung nyug niya mabababa pa, mag-umpisa pa lang mamuna. So yun mga farmlet, maraming maraming salamat. So yun mga farmlet, ang location po ng property ay Calawag, Quezon. Search, nasa Google Earth po tayo ngayon. So yan po ang Calawag, Quezon mga farmlet. Ang Calawag, Quezon po ay madadaanan po ito once na papunta po kayo ng Bicol, kung kayo ay may kamag-anak sa sa Albay, sa Camusur. Ayan, tamang-tama po kung kayo naniniraan sa Manila, meron po kayong dadaanan dito. Kasi gitna po ang Calawag pag going to Albay or Manila ka po. So, dito naman mga ka-farmlat, ang town proper po ng Calawag ay nandito. Yan. At yung property po na binibisita natin, nasa bandang gitna po ng Calawag, Quezon. Ayan. Nandito po siya banda. Ngayon, yung highway po, nandito po yung highway. Ayan. Dito po sa may simbahan. Ito po simbahan ito, Our Lady of Fatima Church. Ayan. Ito po yung kalsadang papasok papunta sa property. So siguro kung naka-motor po, 30 minutes drive. Kung naka-four wheels po, mga SUV type or 4x4, mga 50 minutes drive, 40 to 50 minutes drive lang or 30 minutes drive. Pero kung ang service nyo naman po ay sedan, medyo mabagal po kasi medyo hinahinay ang takbo or kumban din ang service nyo dahil may portion pa po na halos 30% ng daan, rough road pa. Ano po? So, yan, andito po yung property. So, para madali nyong hanapin yung mismong barangay ng property, search nyo lang po Kapaluhan, White Sand Beach. Ayan. Yan po ang Kapaluhan. Ayan. Ito po ang town proper ng, ay, town proper. Barangay, sentro.
May ito po yung barangay hall, merong high school, merong elementary school. Ayan. May sayawan din po dyan pag piyesta. So yung property po na tiningnan natin na 1.5 hectares, ito po yung, kung matatandaan nyo, ito yung kalsada tas yung tabing dagat na tiningnan natin. Bali yung property po, kung hindi ako nagkakamali, ayan, tabing ilog pala yun. Yung nakita natin dun, mga ka-farmlat. Oh, naglakad tayo dito papunta. Tapos ito yung daan. Yung daan po, gumandun tayo. Pahilis lang yung daan natin. Yan. So, yan. Possible. Ito yung dinaanan natin, walang katanim-tanim. Ito mga ka-farmlet yung property, oh. Ayan. Ito po siya. Bali, ito po yung tinuturo kong lawa-lawa doon. Ayan. Ayan, yung parang ng kulay yan. Ayan. Ito yung lawa. So, yung property nandito banda. Ayan, puro nyug pong yan. Ayan. Yung dinaanan natin walang tanim eh. Oh. So yun na nga po yan. Tapos yung isang property mga ka-farmlat na 2 hectares, dito po siya banda. Yan. Dito siya banda mga ka-farmlat. So, hindi lang natin mapinpoint ang sakto. Pero sa tansya ko, yan, nandito banda po siya. Kasi may bahay dito, sa una-unahan ng bahay, yan, possible mga nandito pa. Yan, hindi tayo nagkakamali. Yan, andyan po siguro, yan, bandang yan. So, yan mga ka-farmlat, yan, hanggang dito na lang yung ating video at maraming maraming salamat po.